Yan yung piyesta, hanggang dito lang kila Kuya Olan. Ah, pala guys, ito yung bahay ni Kuya Olan. Ayan. Oh. Si Ate Flora, pinsang buo ko, yung asawa ni Kuya Olan. Ano? Papabaklas ko na. Oh, sige, papaklas. Para nandiyan matulog pagtago. Oo, kasi inaalala ko rin sila dito pagka malakas ang bagyo. Pwede bang pumasok? Oh, sige. Ano ba? Kasi ayan. May mga timba yan eh. Kasi tumutulo. Ayan. So siguro mga 20 yero to, no, kuya? Oo, 20. Tapos gusto mo yung ano, kahoy or steel truss? Bahala, anong gusto mo kasi. Mas mabilis kasi ang steel truss. Tsaka iwas tayo sa anay. Ayan yung sabitan niya ng mga timba kasi tumutulo. So sana matagal ko na itong plano pa, sisingit ko yung bubong ni Kuya Olan para si pag bumabagyo na naalala ko rin sila, may mga bata dito. So yan ang next project natin. Ayan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Oh. 5 kilo. Barakilan. Diba? So ayan. Eh, maraming stars yan eh. kita yung langit. So, oh. Kasi Yolanda is standing there. Oo. Oh. Pa Yolanda natin. Eh, gagamit pa ako ng anong lang dito. Tingnan natin kung... Kasi hindi ako na mahala sa duck. Ito. Anong lang natin yan. So, lahat ng gilid pa. Taas tayo dyan. Wala naman, maluli lang tayo ng self-love natin. Day off muna tayo sa bukid. Busong lang ako dito para ay may pusa. Para makita yung tanim natin. Hindi buwang isang araw kung hanggat hindi ko nakikita yung tanim namin. Kahit day off. Masilip ko lang, masaya na ako. May pusa. Marami pang kalat, di pa kami nagliligpit. At meron lang akong gustong i-discuss sa inyo para sa mga bago nating subscribers. Paano kami nagsimula? Paano nagsimula ang Gym Squad? Paano kami nagsimulang mag-farming? Tsaka yung kita nung ampalaya. I-discuss natin ngayon. Nakala ko pwede rito, madilim pala. Tayo sa baba. Okay, paano nga ba nagsimula si Jimmy Speaks TV? Para sa mga bago natin subscribers. 2006, nakapag-abroad ako. Punta ako ng Taiwan. 12 years ako doon. 2006 hanggang 2019. 2018, nag-start ako mag-vlog. Subok-subok lang dahil gusto kong i-explore yung Taiwan. Gusto kong makita. At yun, natapos yung kontrata ko ng 12 years. 2019, umuwi ako. Pinagawa ko yung bahay. At doon ko nakuha yung silver play button, 100,000 subscribers. Tapos makalipas ang isang taon, 2020 June, nag-start kami ni Eddie dito magkalamansi sa Farm 1. Doon kami nag-start, pero hindi tayo para sa kalamansi dahil nilulubog, hindi, wala pa tayong masyadong idea. Good thing naman ang nangyari kasi napunta tayo sa gulay na naging maganda naman ang kinalabasan. Tapos siguro mga 6 months ago o 5 months ago, sumunod si Patrick. So nabuo na yung Gym Squad. Dumating yung kapatid ni Bing, si Dondon. Yun, naging membro sila ng Gym Squad. Tatlo sila, apat sila pati si Bing. Nagpatato pa sila ng Gym Squad dito. May mga tattoo yan. Kaya yung mga legit na Gym Squad, si Eddie, unang-una si Eddie, si Patrick. Sumunod si Bing. Si Bing naman kasi madalas yan sa bahay kasama ni Mrs.
paano-ano lang siya dito, patulong-tulong, nagluluto. Pero hindi araw-araw. Madalas siya dun sa bahay kay Mrs. At yun nga, nawala si Don, pumalit si Kuya Ulan. So si Kuya Ulan, mahigit 1 taon pa lang. So ang ginawa ko, inuna ko si Eddie, pinagawa ko yung bahay nila. Dahil sobrang baba, sobrang halos ganto lang yung bubong nila, halos mauntog ka. So okay na yung bahay nila. Sinunod ko si Patrick. Pero si Patrick, yung bahay nila malaki, maganda. Mas malaki pa doon sa bahay namin. Ang naisip ko, service, kasi wala siyang motor. Nagbabike lang si Patrick noon araw-araw. So kinuha ko siya ng badya, 120, 125. Okay na, bayad na yon, 1 taon na mahigit. Sabi ko, pag nakaluwag-luwag, susunod ko si Kuya Ulan. Yun nga kasi, pag bumabagyo, yung bahay nila talagang hindi mo maaasahan, nakakatakot. Dahil ano na yung yero, butas-butas na, mahina na yung balangkas niya. So sabi ko, isusunod ko si Kuya Ulan. Ganyan lang ka kuya, rotation lang yung tulong ko sa inyo. Hindi pwedeng sabay-sabay dahil hindi natin kakayanin. So ngayon, kumita tayo sa Ampalaya, mapapagawa natin yung bubong ni Kuya Ulan. Siguro, bago magtag-ulan, mapapaayos natin yun. At least, gusto ko rin maging palagay ang loob ko pagka, kahit sino sa kanila, pagka bumabagyo, naiisip ko yung pamilya nila, sila. Sila eti dito natutulog, pag bumabagyo ka ako, umuwi kayo sa bahay. Kasi hindi mo yan maasahan yan. Open dito eh. Sapulan ng hangin yan kahit sabihin mong matibay. Iba pa rin sa bahay. So, sana matuloy yung kay Kuya Ulan. Kaya magandala guys, bago dumating yung tagbagyo, ayos na yung bubong ni Kuya Ulan. So, magkano nga ba yung kinita natin sa Ampalaya? Napakita ko lang sa inyo yung breakdown ni Mrs. So, unahin natin yung gastos. Gumastos ako ng 100,200 pesos. Hindi ko na sinama yung ano doon, yung gasolina at saka yung diesel. Kasi yung gasolina diesel, 200 a week, 200 pesos o 300. Mahina lang, gumagamit lang kami sa makina at saka sa grass cutter. Hindi ganun kalaki. At syempre, hindi natin isasama yung sweldo ng gym squad kasi ang sweldo ng gym squad, kinukuha ko yan sa YouTube. So, ito po yung gastos natin. 100,020 pala. Oo, 100,020 pesos. So, ang kinita ng Ampalaya, 331,385 lahat sa Ampalaya. So ngayon, ililess natin yung 100,000. So, kumita tayo ng 231,385. Okay, medyo maganda-ganda na. Kasi nung nakaraan, 2 months kaming walang harvest, walang kita, di ba? Ang goal ko naman dito, yung pare-pareho kaming may trabaho, pare-pareho kaming kumikita. Di ba? So, yan. 231,000 ang net income natin. Sa mga nagtatanong, bakit hindi mo isama yung sahod ng gym squad? Gaya na sabi ko, ang sahod ng gym squad, hindi ko pwede kunin sa gulay dahil hindi kakayanin. Itong kinita namin na to, sa loob ng November, December, January, February, March, 4 na buwan. Itong kinita kong 200,000 na to, eh baka hindi pa umabot sa 2 buwang sahod ng gym squad. At pati yung gastos namin sa pagkain at merienda, lahat. Kasi yung 60,000 a month inuubos ko sa budget namin dito sa sahod nila tsaka sa gastos namin sa araw-araw. Minsan na yung 1,000 isang araw ginagastos ko sa pagkain tsaka sa merienda. Kaya masaya na rin ako kasi meron tayong trabaho, may trabaho ang gym squad, pare-pareho kaming kumikita. Kaya sabi ko sa kanila, kailangan lagi tayong may tanim kasi pag wala tayong harvest, eh hanggang dun lang tayo sa sweldo. Pag kumikita ako, meron din sila bukod sa sweldo nila. Kaya sabi ko sa kanila, pag nawawala na yung isang tanim, kailangan may kasunod tayo. Diba? So, ayan.
Yan po yung total na kinita ng Ampalaya. At yung huling pitas, papamigay na lang natin. Kasi nahiya na ako sa buyer dahil hindi siya ganun kaganda. Itong okra, marami pa tayong ma-harvest dito. Mga 10, mahigit 10 harvest pa. Kukwentahin din natin yan kung magkanong inabot. Kasi ito, maliit lang to eh. 2,000 square meter lang mahigit to. Pero kumita rin yan. Kasi mas less ang gastos ng okra kaysa sa Ampalaya. Balita. Sa kay galing, galing kay Dong Arayat ah. May nag-comment, nakita daw kay sa ano. Ayun, shout out po kay Mark Joseph Magawat. Ayun. Manabat pala, manabat. Naggagala ka ako. Okay, Papa Joe, shout out. Mag-asawa, nasa Arayat, Tiangge. Hindi ah, pinuntahan po namin yung pinaayos namin for the box. Oo. Wala pa raw po, kinuha pa lang nung mechanic nila. So ito yung usapan namin ng James Squad, sinabi ko na sa kanila. Ang pagalimbawang natulungan ko na si Kuya Olan, babalik kay Eddie, si Patrick, at saka kay Kuya Olan ulit. Basta kumikita tayo, walang problema, kasama ang James Squad. Diba? Para masaya. Magti-3 years na tayo sa June, de. Nag-start pala tayo 2020, June. Nagkalamansi kita. Yeah, tayong dalawa lang. Kung ako din. O, kumusta naman yung tatlong taong kasama ko, ako nakasama nyo? Okay naman yan. Okay naman ba? May nagbago? Kahit pa paano yan, may na, malaki po yung nako namin mag-asawa. May nagbago? May nagbago ba? Opo, parang sa akin. Pananaw ng ibang tao sa amin doon sa Gawirong. Kaya malaki. Malaking pagbabago. Okay. Oh, kasi guys, nung nag-start kami ni Eddie, pandemic, kasalukuyan. Pandemic na nun din, no? Kunya, bago pandemic, nagkakuha na tayo, start tayo dyan. June. Opo, bago mag-pandemic. Bago mag-pandemic, mga ilang buwan lang mag-pandemic na, no? Buwan lang po yung kung ano, bibilangin. Ayun na, masela na sa atin. Oo nga pala, mga ilang buwan pa bago ano. Nung kuwan, yun nga ba? Iba doon po nagsimula siguro yun. Siguro na sa magdadalawang buwan na po ako sa inyo noon. Nung kuwan, sabi nyo, kunin ko, kumuha ko isang tao. Si Patrick. Si Patrick nga po yun. Nauna ka lang ng mga 5 buwan kay Patrick siguro eh. Oo. So si Patrick, 2 years na, after 2 years na mahigit. Si Kuya Olan, 1 taon pa lang mahigit. Yung bahay nyo, anong buwan yung bahay nyo? May ano po yun, may... Basta may po yun, pinagawa. May. 2 years na siya sa May. May 15 yata o 14? Ah, 14. May 14. Hindi pa regular si Kuya Olan nun eh. Hindi pa po. Extra-extra lang siya nun. Nung ginagawa yung kubo natin yan, nun pa lang siya lumalapit ng palapit sa atin. Nung pinaputol niyo ng kawayan. Oh, nung umalis si Don, dun ko siya ginawang regular eh. Kaya si Kuya Olan, mahigit 1 taon pa lang. Si Patrick ang 2 years. Okay. 2 years mahigit to. 2 years si Patrick. 3 years na tayo, no? Mag-aapat na rin bali tayo niyan niya. Sa darating pang ano. Kaya ako po, nagpapasalamat po ako kay una sa lahat sa Panginoon, kay Kuya, siyempre kay Ate Ami Hans. Sa kanya din po ako nagsimula, bago ko nakilala si Kuya Jimmy at si yung aking... Oo, yan ang istorya niyan. Si Bing, sa bahay talaga yan. Sa bahay nagkatrabaho yung kasama ni Macy's. Kasi Bingbing yan, matagal ba, nasa 4 maghahapit. 4 na taon, oo. Kasi sabi ko, gusto kong mag-farming. At kinausap ko si Bing kung mayroon siyang kakilala. Eh, taman-tama, nagbubukid si Eddie. Ayun, maganda naman ang kinalabasan, di ba? Matatag pa rin hanggang ngayon ang Gym Squad. Pakita nyo nga yung tattoo nyo. Eh, mga tattoo yan, yung mga legit na Gym Squad. Buhay na buhay pa yan. Kahit si Patrick meron yan. Buhay po yan. Tatlo silang ganyan. Ay, 4 pala, apat pati po. Si Dondon. Wala, eh, si Dondon nalihis ng landas eh. Pero nanghihinayang din ako kay Dondon kasi may talent siya eh. May talent si Dondon, matalino si Dondon. Kaya lang... Na-chicks po eh. Na-babae. Naligaw ng landas. Mahirap po pagka nagmamahal. Okay, so maganda naman yung paghiwalay namin. Maganda yung maayos yung usapan namin. At ngayon, balita ako si Dondon. May trabaho na si Q, ano? Opo, okay, good luck kay Dondon. Sana gumanda yung buhay nyo.
At siyempre, gusto ko ring mangyari sa gym squad yung pag umangat, sama lahat. Sama silang lahat. Yeah, dahan-dahan lang. Opo. Sana tuloy-tuloy. Kami po, sa hirap ginawa, sa pagod at saya. Pero, nandito po kami. Sa totoo lang, de, yung 3 years na to, yung 3 years na nag-farming tayo, dito pa lang tayo kumita ng malaki. Sa Ampalaya. Opo. Sa Ampalaya. Kasi, dati kumikita kami sa Okra. Kumikita naman kami dyan. Nakakuha 100,000 din kami dyan sa maliit na yon. Kaya lang, hindi nga po nagkakakuha yung... Ngayon, nagkasabay, oo. Parehong sabay. Nagkasabay yung Ampalaya at saka Okra, kaya medyo malaki-laki yung kinita. Tapos, medyo maganda pa po yung... presyo, oo. Sa loob ng 3 years, dito pa lang tayo talagang kumita ng maganda-ganda. Imaginin nyo guys, yung Ampalayahan namin nasa 3,000 square meter lang. Or wala pa. Imaginin nyo kung itong buong farm montam na namin ng Ampalaya next year sa pa-summer. Yun ang plano namin. Tatam na namin ang buong Ampalaya to. Para... kasi sa Ampalaya, pag napaganda mo yan, napamungan mo ng maayos, walang talo sa Ampalaya. Hindi yan bumababa ng kagaya ng kamatis, kagaya ng okra, bumababa ng 8 pesos per kilo. Hindi ganun kababa ang Ampalaya. Matindi na dyan yung 20 pesos per kilo, 15, ganun. Pero kung maramihan, kikita at kikita ka pa rin. Walang talo dyan. Basta napaganda mo ng maayos. Kaya ako kuya, papasalamat ako nung napunta ako sa inyo. Oh. Kahit paano naayos po yung tirahan ng mga anak. Oo, oh, yun ang una kong naisip. Yun po ang pasalamat ko sa inyo at saka kay ate. Oo. Oh, oh. Ayan, si Eddie matagal nakipag-porsyentuhan yan sa bukid. Ilan taon ka nakipag-porsyentuhan de? Baka hindi lang po 10 taon. 10 taon. Ngayon, tatanong ko sa'yo. Gusto mo ba yung porsyentuhan o yung monthly? Sa ngayon po, tatanungin sa akin niya, mas gugustuhin ko na po yung ganito. Monthly po. Oo, kasi... kasi po, malaki po yung kwanong... kasi yun po, matatanggap mo para sa cash money ka agad, makukuha mo yung pamilya mo. Hindi yun, buwan mong hihintayin. Oo, kasi ang porsyentuhan guys, hihintayin mong maharvest yung mga tanim mo, kung ilang buwan ang hihintayin mo, 2 buwan, 3 buwan, tsaka mo makukuha yung porsyento mo. Bago mo makuha yon, wala na. Baon ka na sa utang. Bali na. Oh. Diba? Puro bali na. Minsan niya yan, nakakautang pa ako ng may 30 mil. Oo. Oh. Sa... eh, paano pa kung di kayo tumama? Iba. Wala na, diba? Kaya nga. So, mas maganda yung ano talaga. Regular yung sahod nila. Kahit na mababa yung gulay, tumama at hindi, kailangan regular ang sahod nila. Kasi sila yung main character dito. Sila yung naghihirap. Siyempre, kasama din naman ako. Mihika na nga lang kasi. sa totoo lang talaga yan, mahirap yung nakikipamorsyento. Pero kung kukunin ka ng mga dati mong amo, hindi, baka pwede namang kahit 10 taon lang. Kasi, merong kumausap sa akin eh, tsuhin ko eh, kinukuha ka eh. Eh, para sa akin niya, ayoko na kasing, dito na lang ako. lalo ngayon, pahirapan po yung pagbubukid doon. Kasi, si Eddie, lahat ng trabaho pinasukan niyan. Lahat ng construction, nagtinda ka ng taho, puto, tinapa, nagtinda ng gulay sa Manila, naglako ng sayot, ano ba yun? Labanos. Mangga. Kaya, may marami na yan. Oo, kahit pa paano. Dugtong-dugtongin mo. Tapos pag nauwi po ako rito, pag nagsawa ako ng konti doon sa Manila, balik ako sa bukid, hawak naman ako, kontraktor. Mm-hmm. Nakikipamakyaw po ako dyan sa atin. Mm-hmm. May mura pa ho yung pakyaw nun sa... tapos magigigapas. Magigapas. Kaya natutuwa akong magigapas, binibilang ko lang isang puno, putuli. Oo. Kaya hindi ka naman gugutomin kung talagang masipag ka. Maraming kaya trabaho. Nga, yeah. Sabi ko nga, nasa yung tao nasa na rin. Nasa tao na rin, ano? Pag nagsawa ka sa trabaho. Nagutom ka. Nabuwang ka sa... tsaka siyempre samahan nyo na rin ng diskarte. Opo ah. Eh,
Kung magkukuhan kaya, mag-i-stock ka lang sa bahay. Tapos patambay-tambay ka lang din. Tapos kumukulam na may tiyan, may wala rin. Shoutout sa mga tambay dyan. Sa mga pamilya mo. Galaw-galaw. Mas maganda na po yun yung kahit anong trabaho, pasukin mo. Huwag ka lang masasalapin nga sa kahit pa paano. May maitutok pa sa pamilya mo. Kasi biruin nyo guys yung panahon na yun. Halos 2 years yung pandemic, no? Mahigit 2 taon. Talagang ang daming tinamaan, lahat na apektuhan. Lahat walang trabaho. Kaya nagpapasalamat din ako sa Panginoon kasi ito yung itinuro niyang maging hanap buhay namin kasama yung Gym Squad. Kahit papaano, hindi kami nawalan. Hindi kami nawalan ng trabaho, hindi kami nawalan ng kita. Kahit pero yung iba ya, daming nawalan ng trabaho. Oo, kung napanood niyo yung una kong vlog dito sa lugar namin, ako yung unang vlogger na nagbigay ng ayuda dito sa amin. Kaya lang hindi pa rin ako masyadong kilala dito sa amin. Kasi hindi naman ako nagpapakilala nung namimigay kami. Basta inaabot ko lang, hindi ako nagpapakilala. Pero ngayon, may uniform na kami. Kahit di na kami magpakilala, makikilala na kami. Kaya, ganun pa rin, gusto ko pa rin mamigay pagka nakakatanggap tayo ng blessings mula sa itaas. Gusto ko pa rin mag-share. Diba? Kasi hindi ko naman inaasahan yung balik, pero bumabalik kahit di mo asahan. Tsaka masarap sa pakiramdam yung ganun guys, yung nakikita mo yung naghihirap yung mga kapitbahay mo, yung mga kababari mo. Magbigay ka lang ng 3 kilong bigas, noodles, sardinas, tuwan-tuwa na sila. Sarap sa pakiramdam nun. Doon, madalas kaming tamaan ng bagyo, madalas kaming tamaan ng yung mga halaman namin. Pero tayo pa rin, ayan. Umalik na yung blessings, di ba? Kaya nga sabi nga kuya, huwag ka lang susuko. Tama yun. Tuloy lang. Pag sumuko, Tsaka, matatalo ka na. Huwag natin kakalimutan yung bossing natin sa taas. Yan ang number one. Yan ang huwag kakalimutan yan. Number one yan. Siyempre, bukod sa bossing natin sa taas, kayo yung pangalawa. Kasi kayo yung sumusuporta sa amin, sa Gym Squad, sa buong team. Kayo yung mga subscribers natin. Kayo yung mga sumusuporta sa amin. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. Salamat po sa inyong lahat. Huwag po kayong magsasawa. Kasi guys, hindi namin magagawa to kung wala kayo. Kaya galing dito yan, maraming salamat. Sana tuloy-tuloy lang po tayo. Kaya malaking pasasalamat ko, nakilala ko kayo, nagkakilala tayo sa YouTube, yung mahigit 200,000 subscriber natin. Malamang nasa abroad pa ako kung hindi tayo nagkakilala. Malamang wala si Liam. Kasi 12 years ako sa abroad, yung bunso na yung sinundan ni Liam, si Daniel, hindi na nasundan yun simula nung nag-abroad ako. Malamang hindi ko rin na-appreciate yung paglaki ni Liam. Diba? Kaya sobrang thankful ako sa inyo at sa Panginoon at sa farming. Yan ang buhay natin.